Hello! Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Ngayong araw na ito ay gagawa po tayo ng makapuno soft candy. At ito po ang ating mga kakailanganin. Gagamit po ako dito ng 1 bottle of sweetened makapuno for about 340 grams, 1 can of condensed milk, 1/2 cup of water, 1/2 cup of cornstarch, coconut flakes, then colored cellophane para po doon sa ating pang-wrap o pambalot ng ating mga makapuno candies. Gagamit po tayo ng colored cellophane. Okay, mag-i-start na po tayo sa ating paggawa ng makapuno soft candy. Then ngayon po ang unang gagawin natin o first step na gagawin natin. Itong ating condensed milk, lalagay po natin dito sa ating cooking pot. Then, kailangan low heat lang po tayo dito. Hihintay natin siya na magtik kasi itong condensed milk, pagka uminit siya, medyo lalabnaw pa to. Then, hihintay natin siyang magtik at ilalagay natin yung ating sweetened makapuno. Ayun, nakita po natin yung ating condensed milk. Nang uminit siya, medyo lumabnaw siya. Then, ang gagawin natin, papalaputin natin ito. Kailangan maging thick siya before nating i-add yung ating coconuts, yung ating makapuno. Then, ngayon, medyo naninikit na po doon sa ating kawali itong ating condensed milk. Lalagay na natin itong ating makapuno. Then, low heat lang po tayo dito kasi madali nang masusunog ito pagka malakas ang apoy natin. Then, stir natin siya continuously. Then, ngayon, hindi po natin dapat natigilan ang paghahalo nito. Patuloy natin ang paghahalong ganito hanggang sa lumapot siya or mag-tick siya. After 10 minutes na stirring, after natin na ilagay yung ating makapuno, so, heto na siya. Ang gagawin natin, stop muna natin yung heat. I-turn off muna natin. Then, lalagyan natin ito ng cornstarch na tinunaw doon sa 1/2 cup of water. Then, lalagay po natin yung ating cornstarch. Then, ngayon, i-turn on ulit natin yung heat. At hintayin natin lumapot ito o tumigas. Then, heto na yung kinalabasan niya after nating na ilagay yung ating cornstarch. Para tayong gumagawa ng mahablangka dito. Then, okay na po itong ating makapuno. Kailangan lang humihiwalay na po siya dyan sa pan before nating tigilan ang paghahalo nito. So, ito okay na to. So, ite-turn off na po natin ang heat. That is, tatransfer natin ito sa isang plate na pinahira natin o nirab natin ng butter. Okay. Then ngayon, meron po tayo ditong plate na pinahira natin ng butter. Ang gagawin natin, dito po natin ilalagay muna itong ating makapuno. Hihintayin natin mag-cool down ito before natin i-roll sa coconut flake at balutin o irap sa mga cellophane o sa colored cellophane. Okay, hintayin lang po natin mag-cool down. Then, ngayon po, heto na yung ating makapuno candy after na nag-cool down siya. Ang gagawin natin dito, bibilog-bilugin muna natin. Then, ito-toast natin dito sa coconut flakes before nating i-wrap o balutin dito sa colored cellophane. Then, ganito ang gagawin natin. Depende sa inyo kung paano ang gusto niyong size o laki. Ako, ganito lang. So, ayan, gumamit ako ng beaner globe. Ayan, then ang gagawin natin, meron tayo dito yung coconut flake. Then, iro-roll natin dito. Then, gawa tayo ng colored cellophane dito. Lalagay natin dito. Ang gagawin natin, itiklop lang natin ganyan.
Okay, so ganito lang ang gagawin nating pagra-wrap. Simple lang. Kaya lang, mas maganda, bilog-bilugin muna natin siya kasi didikit siya sa kamay eh. Medyo malaki ito. Itan pa natin. Bilog-bilugin muna natin siya. Then, ilalagay natin dito sa coconut flakes. Then, pag natapos natin bilog-bilugin lahat, at saka na natin i-wrap kasi para hindi nakadikit sa kamay natin. Ilagay natin sa coconut flakes yung mga nabibilog natin. Itong coconut flakes na to, desiccated coconuts, kaya lang fine siya. Kung meron tayong desiccated coconuts, pwede pa nating gawing pino yon sa food processor para nun mas maging fine ang pagka-flakes niya. Okay, tutuloy lang po natin yung ganitong process hanggang sa matapos natin lahat ito. Then ngayon, ito po ang kinalabasan sa pagkakagawa po natin sa ating makapuno soft candy. At after na naibalot natin siya or nai-rough ng colored cellophane. Sana po itry nyo din gumawa ng candy ito kasi masarap po siya talaga. Bukod sa simple lang, madaling gawin at walang masyadong ingredients na kailangan, ay tamang-tama po nating pangregalo sa ating mga kaibigan at kamag-anak, lalo na ngayong nalalapit na Kapaskuhan. Sana po nagustuhan nyo ang pagkakagawa po natin sa reseping ito. Marami pong salamat! Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Thanks po! Bye!